Gusto ko lang i-share ito sa inyo, ha. Ito ay malaking tulong po, kabayan, lalo na sa panahon ngayon. Ano yun, sir? Kasi tag-ulan sa atin dyan ngayon, kabayan. Okay, nakalagay sa datos ng DOH, tumaas ng 15% ang mga taong nagkakaroon ng dengue. Okay, yung dengue is a type of virus, kabayan, ha, na kadalasan napapansin natin na tumataas tuwing tag-ulan. Pero wala po yung tigil, kabayan, ha. Kahit tag-araw, nagkakaroon po ng dengue po. Okay. Gusto ko lang i-share ito lalo na sa mga kagaya sa lugar namin na liblib. Okay? Sa probinsya, malayo sa kabihasnan. Kumbaga, sa mga baryo-baryo. Ito pwede nyo pong gawin para malaman nyo, lalo na kung kayo may anak na hindi bumababa o hindi nawawala ang kanyang lagnat, kabayan. Simple lang ito. Okay? Disclaimer, ha, baka sasabihin naman ng iba dyan mamaya, irrelevant na naman ito. Kabayan, pwede itong gawin sa inyong mga bahay para at least kahit papano, magkakaroon kayo ng isang hint na dengue. Baka dengue ito. Okay? Maingay. Okay, so ang gagawin nyo lang, lalo na kung yung temperature ng anak nyo umakyat ng 13, 38, 39, 40. Kadalasan ganyan po, ha. O lalo na sa mga bata, hindi naman sasabihin yan kung anong masakit sa kanila. Bigla na lang yan. Sobrang tamlay. Ayaw kumain. Ayaw minum ng tubig. Okay? Ang pinakakalaban talaga ng dengue, kabayan, okay, yung bata o yung tao ay dehydrated, mas lalong ano yan, mabilis mag-ano yan. Sa dengue po kasi, kabayan, may tatlong phases yan. Una, febrile, okay, dun sa 1 to 7 days. Yung critical at yung convalescent o kaya recovery. So, dito pa lang sa febrile, malalaman mo naman yan sa anak mo, kabayan. Hindi po ba? Makikita mo yan. Nga lang, o kung makapagsasalita ng anak mo, pwede niya sabihin sa'yo, masakit ang tiyan ko, masakit ang ulo ko. Kasi alam mo yung pagkakaroon ng dengue, kabayan, ha, hindi biro yan. Yung feeling mo parang mas daig niya pa ang pagkakaroon ng trangkaso. Ganito lang ang gagawin mo. Ang tawag dito, tourniquet test. Okay? Bakit tourniquet? Kasi ang tawag dito sa tali na ito, yung ginagamit sa blood extraction, tourniquet. So, simple lang. Kung may goma ka dyan, okay, pwedeng gamitin. O kaya kung meron kang BP dyan, kunin mo yung BP cuff niya. O, lagay mo sa kamay nung bata o nung basta yung mahal mo sa buhay, tapos itali mo lang ng ganyan. Siyempre, higpitan mo. Okay? Para mahigpitan natin, ganyan na lang. Higpitan nyo. Okay? So, orasan mo mga 5 to 8 minutes na nakataling ganyan. Titingnan mo kung may lalabas na parang butlig-butlig or kung tawagin ay piteke. Pero layman's na lang para mas maintindihan. Pag may nakikita ka dyan na parang may butlig-butlig na pula. Okay? Kasi tinatawag din ito na capillary fragility test. Kapag ang tao kasi may dengue, kabayan, nagiging fragile ang kanyang mga veins. Ang pagkakaroon niyan ng ano, mabilis para maintindihan, nagli-leak, okay? Mabilis mag-leak ang mga dugo dahil nga kapag may dengue, platelet ang talaga natatamaan dyan. Okay? Yung blood-forming cells natin, yung platelet, yan po ang kadalasan na nagkakaroon ng problema dyan. Diba? Pag dengue, yung platelet, diba? Yan ang una nating naiisip, yung platelet. Kaya pag ganito, for example, nakatali na yan. 5 to 8 minutes or 10 minutes. Lalabas at lalabas talaga yan kasi nga, napigilan mo yung pag-ano nito. Okay, nakikita mo dyan. Kapag nakikita ka na, siguro mga in 10 minutes o kaya 15 minutes, nakikita ka na dyan na mga 7, mga 10, na mga lumalabas dyan na mga butlig-butlig na kulay pula, huwag ka nang mag-atubili, kabayan, ha. Dalhin mo na yung anak mo sa ospital. Okay? Or, meron kasi ako na message din, may health center din pala na gumagawa na ng NS1 antigen.
Oh, huwag niyong gamitin sa mga kamag-anak niyo lang ha. Gamitin niyo din sa mga ibang tao. Gamitin niyo din sa kung pwedeng magpagawa diyan sa inyo ng mga NS1 antigen. Gamitin niyo sa kanila. Huwag niyo sabihin wala. Okay, huwag niyo sabihin wala. Huwag niyo gamitin sa mga kamag-anak niyo lang. Okay, basta yung nangangailangan, gamitin niyo 'yan. Meron ding remedy diyan, kabayan. Alam niyo, yung tawa-tawa, totoo po 'yan. Nagpapalakas po yan at mapataas po yan ng platelet. Kung alam nyo na meron ng dengue yung anak nyo ha. Yung dahon din ng papaya. Okay, magdikdik kayo dyan ng dahon ng papaya. Pigain nyo. Kaso lang medyo madaming kailangan kabayan. Kailangan maraming dahon ng papaya. Tapos yun ang ipapainom nyo sa may mga dengue. Okay, nakakatulong din yan sa immunity at yung pagpapataas ng platelet. Okay, para hindi na umabot sa critical na kalagayan ng pasyente. Okay? So dito na lang kabayan, pwede mong gawin 'yan lalo na sa mga liblib na lugar. Sa totoo lang kabayan, kami sa laboratory ang gumagawa ng examination para sa mga dengue na 'yan. Okay? Diyan sa may febrile, critical or hanggang sa kanyang recovery. Kasi madalas po ang kuhanan ng dugo, ihi, dumi, mga ganyan. Okay? May mga procedure po yan, kabayan, ha? Ang maiuwasan po natin dyan sa ating mahal sa buhay na pagkakaroon ng dengue, yung internal bleeding, kabayan. So, kung para it is at the early pa lang, yung una pa lang na madetect mo, mas maaga, mas maganda. Okay? Kasi makikita mo naman yan sa anak mo rin, bakit yung anak ko tamlay-tamlay? Okay? Eh, hindi naman ganyan siya dati. Lalo na pag napalitaan mo dyan sa lugar nyo, may dengue. Possible po kabayan, ha? Ingat po kayo dyan. Kasi yung lamok, hindi lang naman nag-stay yan sa isang lugar. Paano pag humangin? Eh, hinangin siya, napunta sa lugar nyo. O, lalo na kung ikaw may garden ka dyan. Yung mga ganun, may halamanang ka dyan. Mahilig kasi sila dyan sa mga, lalo na mga stagnant na tubig, dyan sa may madilim-dilim na part. O, dyan sila mas gustong mamugad, mangitlog, mga ganyan. Okay, so kabayan lang ang ano ko, kasi ito yung pinaka-simple, available kahit saan, basta may rubber ka dyan, tali mo yung kamay ng pasyente o antayin mo kapag may lumabas dyan na mga butlig-butlig, ayan. Okay? Isang ano na yan na kailangan mo nang dalhin at titingnan na ng doktor yan, i-assess na ng doktor. So, hindi ko na pwedeng i-expand ba yung mga gagawing test dyan, mga gaya ng natural strength, o yun, NS1, dengue blood IgG, IgM, mga PCR, mga ganyan, kasi ito lang naman ang purpose ko dyan. Para sa ating mga kababayan na kagaya namin na nasa liblib na lugar. Okay? Marami po dyan. Okay? Huwag po kayong matakot magpa-doktor, sa totoo lang. Ang naiisip ko kasi dito, ba't ayaw nila magpa-doktor eh, hanggat hindi naghihingalo yung pasyente. Okay? Alam ko may kamahalan ka ba yun. NS1 antigen pa lang eh. Mahal na. Mag-dengue blot IgG, IgM ka dyan. Mahal yun. Okay? Libo-libo po ang presyo talaga nyan. Kaya sa una pa lang, alam mo na dapat kung anong gagawin mo, o i-test mo na yan. Tourniquet test. Okay? Pag positive, dali mo agad para mas maaga. O, eh, konti lang ang gastos. Okay? God bless everyone. Alagaan ang kalusugan na, lalo na yung mga bata ngayon. Okay? Nagsususuksuk yan kung saan-saan. Naglalaro kayo sa saan-saan. Hindi natin alam kung may lamok dyan na may dala ng dengue na virus. Ang importante sa mga dengue talaga kabayan is to maintain hydration. Pinaka-importante po yan. Okay? God bless everyone. Bye-bye.